In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag. May panibago na naman tayong babasahin o ating natuklasan, ang Apokalipsis ni Apostol Pedro. Mga kapatid, tandaan po natin si Apostol Pedro ay kabilang sa 12 na alagad ng Panginoong Kristo. Itong sulatin na ito, itong liham na ito na sinulat ni Apostol Pedro ay tinatayang pagkadiskubre niya ay 100 to 150 after death o pagkamatay ng Panginoong Kristo. At talaan ng kronihal na sinulat ng maagang Kristiyano, pagsasalin at mga tala ni Mr. James. Mga kapatid, bago tayo magsimula o magpatuloy sa ating gawain, nawa tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dinadalain ko muli ang bawat sa nangailangan ng kagalingan sa panahon ito, lalo-lalo na may coronavirus. At lahat ng uri na may sakit, ng bawat isa ay dinadalain ko po ito sa inyo, Amang Diyos, at nawa kahapagkat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong ito. Kami mga makasalanang tao sa inyong paningin kahapagkat kami sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhatid, kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Ang lahat ito ay aking hiningit na dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa. Tayo po yung magpapatuloy, mga kapatid, ang Apokalipsis ni Apostol Pedro. Unang yugto. Ang marami sa kanila ang magiging mga huwad na propeta at magtuturo ng iba't ibang paraan at doktrina ng pagkawasak. Ngunit ang mga ito ay magiging mga anak ng pagkawasak, at pagkatapos ay darating ang Diyos sa aking mga tapat na nagugutom at nauuwaw at nagdurusa at naglilinis ng kanilang mga kaluluwa sa buhay na ito. At hahatulan niya ang mga anak ng kalabag. At bukod dito ay sinabi ng Panginoon, magsipunta tayo sa mga bundok, manalangin tayo at sumama sa Kanya. Kami, ang mga 12 alagad, ay humihiling na ipakita niya sa amin ang isa sa aming mga kapatid, ang mga matuwid na lubabas, ang mundo, upang makita natin kung anong uri ng mga ito, at sa pagkakaroon ng lakas ng loob, maaari ring hikayati ng mga taong nakikinig sa atin. At habang nagdarasal kami, biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakatayo sa harap ng Panginoon, patungo sa silangan na hindi kami na makatingin, sapagkat lumabas mula sa kanilang mukha ang isang sinag ng araw at ang kanilang mga kasuotan ay nagliliwanag tulad ng mata ng tao na hindi nakita, sapagkat walang bibig ang makapagpapahayag o puso na maglilinglang ng kaluwalhatian na kanilang tinapos. At ang kagandahan ng kanilang itsura, at nang tiningnan namin sila, kami ay namangha, para sa kanilang mga katawan ay mas puti kesa sa anumang niebe at ruger kesa sa anumang rosas. At ang pula nito ay pinaghalo sa puti, at hindi ko lubos na maipahayag ang kanilang kagandahan. Para sa kanilang buhok ay kulot at maliwanag, at tila pareho sa kanilang mga muka at balikat, dahil ito ay isang red na habi ng spikenard at iba pang kulay na bulaklak, o tulad ng isang bahaghari sa kalangitan. Ganoon ang kanilang pagkatao. Nang makita kung gayon ang kanilang kagandahan, ay kami ay namangha sa kanila, dahil bigla silang lumitaw at lumapit ako sa Panginoon at sinabi, sino ang mga ito? Sinabi niya sa akin, ito ay yung mga kapatid na matuwid na mga anyo ay nais mong makita. At sinabi ko sa kanya, at nasaan ang lahat ng mga matuwid? At ano ang iyon? Kung nasaan sila at nagkaroon ng kaluwalhatian na ito?
at ipinakita sa akin ng Panginoon ang isang napakagandang bansa sa labas ng sanlibutan ito na lumiliwanag na may ilaw at ang hangin doon ay nagliliwanag ng mga sinag ng araw at ang lupa mismo ay namumulaklak ng mga walang bulaklak na bulaklak at puno ng mga pampalasa at halaman. Makatarungang namumulaklak at hindi magdudulot at magbubunga ng mapalad na bunga. Napakalaki ng pabango na nadala mo roon sa amin. At ang aming at ang mga naniniraan sa lugar na iyon ay nakasuot ng damit ng nagniningning na mga anghel at ang kanilang mga damit ay katulad ng kanilang bansa. At ang mga anghel ay nagpapalibot tungkol doon. At ang kaluwalhatian ng mga naniniraan doon ay pantay. At sa isang tinig ay kinakanta nila ang mga papuri na kapalit sa Panginoong Diyos na nagagalak sa lugar na iyon. Sinabi sa atin ng Panginoon, ito ang lugar ng iyong mga high priest o mga matataas na pari, ang mga taong matuwid. At sa tapat na dakong yaon ay nakakita ako ng isa pa walang kwenta. At ito'y lugar ng parusa. At ang mga pinarurusahan doon at ang mga nagpaparusa na anghel ay naging madilim ang kanilang mga damit tulad ng hangin ng lugar. At may ilang naroon ang nakabitin sa pamagitan ng dila. At ito ang mga nagsusungit sa daan ng katwiran. At sa ilalim nila ay naglalagay ng apoy na nasusunog at pinarurusahan sila. At mayroong isang malaking lawa na puno ng nagniningas ng putik na kung saan ay may ilang mga tao na nagpapagabag sa katwiran at nahihirapan sa kanila ang mga anghel. At naghihirap sa kanila ang mga anghel. At mayroon ding iba, mga kababaihan na nakabitin ng kanilang buhok sa ibabaw ng puting iyon na bumulwak at ito ang kanilang pinalimitian ng kanilang sarili sa pangangalo niya. At ang mga kalalakihan na nakikisalumuwa sa kanila sa marumi ng pangangalo niya ay nakabitin ng mga paa at kanilang ulo sa gulong iyon. At sinabi ko, hindi ako naniniwala na dapat ako pumunta sa lugar na ito. At nakita ko ang mga mamamatay tao at ang mga nakikipagsabwatan sa kanila na hinahagi sa isang tiyak na makitid na lugar na puno ng mga masasamang ahas at sinasaktan ng mga hayop at sa gayon ay umiikot-ikot sa parusang iyon. At ang mga bulate na parang mga ulap ng kadiliman ay pinahihirapan sila at ang mga kaluluwa ng pinatay ay tumayo at tinitingnan ang parusa ng mga mamamatay tao at sinabi, O Diyos, o iyong paghuhukom ay makatarungan. At malapit sa lugar na iyon ay nakakita ako ng isa pang makitid na lugar kung saan ang gore at marumi ng mga pinarurusahan ay tumatakbo at naging doon tulad ng isang lawa ay may nakaupo na mga babae na nakasuot ng baybayin sa kanilang mga leeg. At sa tapat ng nakaupo, sila ay maraming mga bata na pinanganak sa kanila sa labas ng takdang oras. Umiiyak at lumabas mula sa kanila ang mga siga ng apoy at sinaktan ng mga babae sa mga mata at ito ang mga sinumpa na naglihi at nagdulot ng pagpapalaglag. At ang iba pang mga kalalakihan at kababaihan ay nasusunog hanggang sa gitna at itinapon sa isang madilim na lugar at binubugbog ng mga masasamang espiritu. At ang mga kanilang kaloob-looban ay kinain ng mga walang pahinga na bulate. At ito ang mga naguusig sa matuwid at ibinigay sila. At malapit sa mga yaon ay muling magkaroon ng mga kababaihan at kalalakihan ng kanilang sariling mga labi at pinurusahan at tumanggap ng
ng isang pulang mainit na bakal sa kanilang mga mata. At ito ang mga nilapastangan at sinungaling ang daan ng katwiran. At laban sa mga ito, muli ang iba pang mga kalalakihan at kababaihan na gumagapang ng kanilang mga dila ay may nagniningas na apoy sa kanilang mga bibig. At ito ang mga huwad na saksi. At sa isang ibang lugar ay may mga pebles, shaper, kaysa sa mga espada o anumang laway, pula at kababaihan at kalalakihan sa may sira at marumi na damit na pinagsama sa kanila sa parusa. At ito ang mga mayayaman na nagtiwala sa kanilang mga kayamanan at nagkaroon ng walang awa sa mga ulila at mga byuda at hinamak ang utos ng Diyos. At sa isa pang mahusay na lawa na puno ng pits at dugo at putik na bumubulwak, may nakatayo ng mga lalaki at babae hanggang sa tuhod. At ito ang mga ususero at ang mga umaakit sa interes. At ang iba pang mga kalalakihan at kababaihan ay itinapon mula sa isang malaking talampas at naabot sa ilalim at muli pinalayas ng mga nakatakda sa kanila upang umakyat sa bangin. At mula doon ay itinapon muli at walang pahinga mula sa parusa na ito. At ito ang kanilang nilipastangan ng kanilang mga katawan na kumikilos bilang kababaihan. At ang mga babaeng kasama nila ay ang mga taong nakahiga sa isa't isa bilang isang lalaki na may isang babae. At sa tabi ng talampas na iyon ay may isang lugar na puno ng maraming apoy. At may mga nakatayo na mga tao na gumagawa ng kanilang sariling mga larawan inanyuan sa halip na Diyos. At sa tabi nito ay isa iba pang mga kalalakihan at kababaihan na may mga pumapalo at nag-iikot sa isa't isa at hindi tumitigil sa gayong parusa. At ang iba pa ay malapit sa kanila, mga kababaihan at kalalakihan na nagsusunog at naghigpit ng kanilang sarili at inihaw, at ito ang mga ito na umalis sa daan ng Diyos. Mga kapatid, hanggang dito lang po, no, mga kapatid. Pero meron siyang karugtong. Ito yung mga pahayag ng Apokalipsis ni Apostol Pedro, no, na sinasabi rito sa 48. Halimbawa, si Peter sa Apokalipsis ay nagsasabi na ang mga bata na ipinanganak sa labas ng takdang panahon ay dapat na mas mahusay na bahagi, at na ito ay hinatid sa isang anghel na nangangalaga sa pangangalaga upang makamit nila ang isang bahagi ng kaalaman at makamit ang mas mahusay na tumira pagkatapos ng pagdurusa kung ano ang kanilang dinanas kung sila ay nasa katawan. Ngunit ang iba ay makakakuha lamang ng kaligtasan bilang nasugatang nilalang na ipinakita ang awa, at mananatiling walang kaparusahan ang tinatanggap ito bilang isang gantimpala. Ibig sabihin, yung ibang nakasulat dito, mga kapatid, no? Pinapaliwanagan, no? Ito pa, no? 49. Ngunit ang gatas ng mga kababaihan na tumatakbo mula sa kanilang mga suso at pakikipagtagpo ay magbibigay ng maliit na laman na kumakain ng mga hayop, at ang mga ito ay tumatakbo sa kanila at nilamon sila. Ngayon, meron pang kasunod, no? Apokritika, ang lupa ito, Apokalipsis, pero ay nagsasabi ay hinaharap ang lahat ng mga tao sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom, na sa mismo ay hahatulang kasama ang langit din na sumaklaw dito. 41, sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga sanggol na nakalantad ay hinahatid sa isang anghel na nangangalaga na kung saan sila ay pinag-aralan at lumaki at magiging sila, sabi nito, habang ang tapat ng 100 taong gulang ay narito. Ngayon, meron pa, no?
sa ang ding natanggap natin sa mga banal na ang kasulatan na inspirasyon ng mga diwastong pagsilang ay hihahatid sa mga anghel na nangangalaga kahit sila ay anak ng pangangalo niya. Ayun, doon na po nagtatapos mga kapatid, no? Ibig sabihin, may nagpatibay lang dito, no? Sa Apokalipsis ni Apostol Pedro, yung mga babaeng nagpalaglag, no? Yung mga babaeng nabuntis ng maaga na hindi inaasahan, tapos dahil sa takot sa magulang, dahil sa takot sa ama't ina, dahil sa kahihiyan, ay pinalaglag niya ang kanyang sariling anak. May kaparusahan po, mga kapatid, ang mga taong ito na karapat dapat na tumanggap ng kaparusahan na uukol sa kanilang ginawa. Tandaan po natin, mga kapatid, ang bawat tao sa mundong ito at sa panahong ito at sa darating na panahon pa at sa darating na paghuhukom, hahatulan po tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Ako ang iyong lingkod. Ako'y tanggap ko kung ano ang kahatulan sa akin ng Ama na nasa langit dahil yun ang aking ginawa sa aking pagkabuhay nung panahon na ako'y nabubuhay sa mundong iyon. Mga kapatid, walang masama na tayo maniwala sa bawat nakatala sa banal na salita. Or itong ang pahayag, no? Itong ang Apokalipsis ni Apostol Pedro na hindi na naisama o hindi na inilagay sa banal na salita ay nakakasindak na iisipin mo, no? Kung ikaw ay isang babae o isang lalaki, ay gagawa ka na hindi maganda sa iyong Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. At ikaw isang babae na nabuntis ka na hindi mo gusto o hindi mo papanahon, e pinalaglag mo, may karapat dapat na hatol na ibibigay sa iyo ng Diyos sa ating mga tao. Tandaan po natin, mga kapatid, mahabagin ang Ama na nasa langit. Mahabag, mapagmahal. At sinabi nga po niya, no, sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutang ito. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung mga taong hindi naniniwala sa anak ng Diyos ay mananatili ang kanyang puot. Mga kapatid, tandaan po natin, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya. Ngayon, maiintindihan at mauunawaan natin ang katotohanan sa mundong ito kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito. Nawa sa oras ito, sino man makarinig dito sa Apokalipsis ni Apostol Pedro ay naway bigyansa ng kaunawaan, lawak ng pangunawa at pananampalataya. Hindi ko po binabago inyong pananampalataya bilang isang Kristiyano. Binabago ko lamang po ang inyong ginagawang pagkakamali o maling ginagawa. Bilang mga tunay na mga Kristiyano, mga kapatid, ang inyong lingkod, hindi po ako nagmamalinis sa aking espiritu, sa aking kaluluwa, nagkakasala rin po ang inyong lingkod. Dahil ako'y isang tao, pero dahil sa aking espiritu, nais niyang ipahayag, nais niyang gawin ang tungkuling ito, kaya po ito po ang ginagawa ko sa channel na ito na magpahayag ng salita ng Diyos. Naway sa oras ito, dinadalain ko po ang bawat isa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa.